Halos 1 week pa lang ang ating client ay bumalik na para magpagupit uli. Pwede natin itong tawagin na mid-taper. Gumamit muna tayo ng number 8 na clipper guard para mabawasan yung pinakadulo ng kanyang buhok. Yun. And then gamit na agad tayo ng trimmer para mapormahan na natin. Dito muna tayo mag-uumpisa sa lineup. Gagawa tayo ng lineup and then gagawa tayo ng pinakang baseline. Sama na natin yung kilay. Gawa tayo ng pinakang baseline dito sa may patilya kung gaano kataas yung taper natin gagawin. Diretso na natin tanggalin yung mga buhok sa part ng ilalim kasi manipis naman. Diretso na natin yung lagyan ng guhit dito sa may likod. At ganun din dito sa may pinakang likod talaga niya. Kung gaano kataas yung gupit natin gagawin, ganun din yung kataas na baseline o guideline natin gagawin. Gamit tayo ng shaver para malinis na agad. Gamit tayo ng number 1 na clipper guard sa unti-unting pag-blend dito sa may tenga at ganun din dito sa may likod. Gamit tayo ng 0.5 na clipper guard para unti-unting mabura yung guideline. Kaya ko tinatawag yan na made taper dahil hindi naman masyadong mataas yung ginawa natin sa likod. Kung mataas yung ginawa natin sa likod, pwede siya sa high taper. Zero close sa unti-unting pagbura ng guideline. Nakakabura din ng guideline itong ating taper blade na clipper. Basta maganda lang yung pagkakakasan ng talim. Pero much better, mas maganda kung meron kayong paid blade, mas sigurado na makakatanggal ng guideline. Kung wala naman, pwede na pagtiyagaan yung mga taper blade. O diba, kita nyo naman na halos wala na yung pinakang guhit niya. Pwede rin tayong gumamit ng gunting para mas malinis, matanggal yung mga dark spot o yung mga bumubuong buhok. Yun. Kaya importante rin na mayroon tayong maliit na supply at meron tayong gunting sa paglilinis, pagtatanggal at proper na pagbawas nito. Basain and then ahitan. One side lang yung tutorial na ginawa natin dito para hindi masyadong mahaba yung ating ginawang video. Pagkatapos niyang maahitan, lalabas na yung magandang forma ng kanyang gupit. And then lagyan natin ng herbolium powder para bumagay doon sa ibabaw ng kanyang buhok. Ma-design o ma-forma natin sa naaayon na gusto niyang gupit. Yung naaayon pala sa forma ng ibabaw nito. Okay na. Ayan, yung resulta ng gupit natin ginawa in the whole part. Okay na okay. Malinis at maayos. Maraming salamat mga kabarberos.